tinanakita. Nadama ko ang lungkot kapag wala ka. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giriyo naming tagapakinig. Sa araw pong ito ay inyo na pong matutunghayan ang karugtong ng kasaysayan ni Sandy dito sa ating dulang. Luha! William, gusto kitang ipakilala sa aking kaibigan para maniwala siya na meron akong nobyo. Okay lang, Sandy. Yun lang pala eh. Para hindi siya manginala. Baka kunwari mo lang na may nobyo ka. Eh, talagang ganun. Kaya mabuti pang makilala ko rin ang mga kaibigan mo. Dito ang bahay nila. Teka, kakatok na ako para alam niya na meron siyang bisita. Sandali lang, Mariana. Hi, Dennis. Nandito na kami. Ito yung boyfriend ko. Ipinakikilala ko sa iyo si William. At ang kaibigan ko, si Dennis William. Ha? Siya ba ang nobyo mo? Hindi. Sige, pumasok muna kayo sa loob. Sige pare, huwag na. Sa ibang pagkakataon na lang tayo mag-usap. Medyo nagmamadali kasi kami ni Sandy. Ganun ba? Sige, kayong bahala. Pero parang nakita na kita. Ewan ko lang kung saan. Ano? Bakit parang nagtataka ka? Saan mo ba nakita si William? Kilala mo ba siya? Nalilito pa ako, Sandy. Sa ibang araw ko na sasabihin sa'yo, hindi ko maalala kung saan ko siya nakita. Pero talagang kamukha niya. Sana nagkakamali lang ako. Sana hindi siya yun, Sandy. Tignan mong babaeng yun. Wala nang ginawa kundi ang lumakad ng lumakad. Eh, ikaw naman kasi, di ba nagpaalam siya sa'yo na magkikita sila ni William at mayroong ibibigay sa kanya? Ay, baka naman dahilan lang niya yon para hindi siya gumawa dito sa bahay. Nako, napapagod na ako, Pasyo. Hindi man lang niya ako matulungan dito sa bahay. Eh, ikaw naman, Lilay. Mareklamo ka pa. Eh, nagpaalam nga siya sa iyo. Eh, pinayagan mo naman. Eh, pagkatapos, magdadadaldal ka dyan. Eh, sana hindi mo na pinayagan para matulungan ka dito sa gawaing bahay. Hindi ko naman kasi alam na marami palang labahan. Sana baga siyang umuwi mamaya. Eh, siyempre nandito yung nobyo niya eh. Eh, susulitin nila ang pagkakataon kasi may negosyo nga yung nobyo niya. Ayaw nga pala. Hindi bale. Ay, titisin ko muna ang pagod sa mga trabaho dito. At kausapin siya na wag na siyang gumagala pag wala dito yung nobyo niya. Eh, dapat lang naman na kausapin mo. Huwag kang magreklamo sa akin, ha? Eh, dahil wala akong magagawa dyan, kahit anong sabihin mo, eh, hindi naman naririnig ni Sandy. Eh, di, baliwala rin ang mga sinasabi mo. Inilalabas ko lang ang sama ng loob ko. Lagi na lang akong pagod sa mga gawaing bahay eh. Kaya nga, huwag kang mag-aksaya ng laway mo. Dahil wala namang nangyayari kapag hindi mo sasabihin sa anak natin yan na dapat lang na tumulong siya sa gawaing bahay.
Ay, Sandi, anak. Buti naman at dumating ka na. Meron sana akong sasabihin sa'yo. Ano naman ba yan, inay? Magsesermon kayo sa akin? Hindi na ba kayo nagsawa? Hindi, anak. Meron lang akong importanteng sasabihin sa'yo. At sana, huwag kang mainis sa akin. O, sige. Sabihin na ninyo para makapagpahinga na ako. Alam mo naman, kaya ako nagagalit sa'yo. Kasi gusto ko na magtino ka. Aba, inay. Matino naman ako, ha. Wala po akong ginagawang masama. Wala pa nga. Pero ang ginagawa mo na lagi ka na nasa labas, nasa pasyalan ka, baka... Tama na, inay. Sinasabi ko na nga eh. Sermon na naman. Ay, kala mo siguro, dahil napapagalitan kita, ang iniisip mo na wala na akong pagmamahal sa'yo. Pero ang totoo, mahal kita, anak. Ang gusto ko ay maging maganda ang kinabukasan mo. Tama na po, inay. Kung wala na kang ibang sasabihin, papasok na ako sa kwarto ko. Ako kuan, Sandi. Hindi ko pa nasabing lahat ang nais ko na... Alam ko na po yan, inay. O sige po, inaambok na ako eh. Ay, anak, kumain ka muna. Nakaluto na ako. Busog pa ako. Dahil marami kaming kinain ni William sa labas. Kaya kayo na lang ang kumain sa iniluto ninyo. Ay, alam mo, Pasyo, hindi ako pinakinggan ni Sandy. Nahalata ko na meron siyang tampo sa akin. Eh, may kasalanan ka rin sa anak natin, Lilay. Eh, alam mo na, dalaga siya eh, pero lagi mo siyang pinagagalitan. Kapag lumalabas siya, sinisirmunan mo. Kaya naiipon siguro ang galit niya at naiinis din siya sa'yo. Ay, tama ka sa sinabi mo. Pinaliliwanag ko nga sa kanya ang lahat, pero baliwala sa kanya. Hindi na niya ako pinapakinggan eh. Hindi mo rin siya masisisi. Eh, sabi ko naman sa'yo, huwag mong masyadong higpitan yung anak natin. Siyempre, dalaga na yan eh. Eh, paalalahanan mo lang, pagsabihan mo lang, ganang sinabi ko. Ewan ko ba, kahit na ano ang gawin ko, hindi ko kayang pigilin ang galit ko. Eh, kaya nga, kapag may gusto kang sabihin sa kanya, sabihin mo sa magandang paraan. Eh, nakakasakit ka na kasi kung minsan eh, lagi nang pinaiiran mo yung init ng ulo mo. Eh, tama ka. Kasi, nagpa-check up ako ng presyon ng dugo ko. Ay, mataas pa. Gaano kataas? Kaya, eh, pinayuhan nila ako na iwasan ko ang laging nagagalit at mga pagkain na bawal sa akin para bumaba ang presyo ng dugo ko. Ha? Tumaas? Bumaba? Yun nga. Yun pala eh. Kaya sundin mo ang sinasabi ko sa'yo, lalo na yung doktor ha, para hindi ka matake. Oo, Pasyo. Gusto ko pang mabuhay ng matagal para makasama ko kayo ng ating anak at buo ang pamilya natin. Mang Pasyo, pwede po bang pumunta ko dyan? Ay, ikaw pala, Dennis. Eh, alam ko ng pakay mo rito, si Sandy, hindi ba? Pero, abay, wala siya rito. Ha? Saan po siya pumunta? May parang investigator ka ha. Ah, tinaalam mo pa kung nasan siya. Eh, meron po akong importante na sasabihin sa kanya, Mang Pasyo. Ay, alam ko na yan. Sasabihin mo na naman ang paliligaw mo sa kanya. Pero, wala ka ng pag-asa dahil meron ng nobyo at mayaman pa.
Iyan po ang dahilan kung bakit ko hinahanap si Sandy. Kasi importante ang sasabihin ko sa kanya. Kaya... Tama na! Tama na! Wala lang maraming salita pa. Ah, kaya pwede ba umalis ka na? Dahil marami pa akong gagawin. Sige na, umalis ka na. Mang Pasyo, kailangan ko talagang makausap si Sandy. Importante hindi lang... ka ba nakakaintindi ng salita, ha? Umalis ka na, sabi! Alis na! Sige po, Mang Pasyo. Pagdating niya ay pagsabi na lang na pumunta sa bahay dahil importante ang pag-uusapan namin. Bastos ka! Papupuntahin mo ang aking anak sa bahay niyo para magawa mo ang gusto mo sa kanya? Ha! Hindi pwede! Pasyo, sino ba yung kausap mo kanina? Hindi ko nakita dahil nagluluto ako doon sa kusina. Ay, si Dennis yun. Ang kulit kasi. Gustong kausapin daw si Sandy. Bakit hindi mo sinabi na meron ng nobyo si Sandy? At huwag na niyang guluhin pa ito. Sinabi ko na sa kanya na meron na siyang nobyo at mayaman pa. Kaya wala na siyang pag-asa sa ating anak. Pero, ang daming dahilan eh. Kaysa importante daw na makausap niya si Sandy. Ay, siguro, hindi niya matanggap na bigo siya kay Sandy. Kaya gumagawa ng paraan para makuha niya ang anak natin. Eh, kaya nga, kailangan na natin bigyan ng babala si Sandy para hindi siya magpakita kay Dennis at hindi siya mapahamak. Ay, hayaan mo. Ako na ang bahalang magsabi kay Sandy. Baka may plano si Dennis kay Sandy, ha, para makaganti siya. Ay, Sandy, hindi mo ba sinabi kay Dennis na meron ka ng nobyo? Sinabi ko sa kanya, Inay. At pumunta pa kami ni William sa bahay nila. At ipinakilala ko ang nobyo ko. Eh, alam na pala niya eh, pero ba't pa siya nangungulit? Bakit po, Inay? Ano bang sinabi sa inyo ni Dennis? Gusto ka raw niyang makausap. At importante raw. Pero hindi kami naniniwala ng tatay mo. Baka gumagawa lang ng paraan para masira ka kay William. Inay, alam ko na hindi gagawin ni Dennis yun. Dahil alam niya na si William ang mahal ko. Ay, kung ganoon, kausapin mo siya at huwag kang maniwala sa panluloko niya. Inay, hindi po. Buti sana kung nandito si William at kaming dalawa ang haharap kay Dennis. Kaya nga kailangan na mag-ingat ka sa kanya eh. Huwag kang pupunta sa bahay niya. Opo, Inay. Huwag po kayong mag-alala. Hindi pwede na pupunta ako doon. Hindi po ako interesado sa sasabihin niya. Sana matanggap niya na hindi ko na ipagpapalit si William sa kanya. Sunday, anak, aalis ka ba? Meron ba kayong usapan ni William? Wala po, Itay. Kasi nasa Manila si William. Inaasikaso pa ang kanyang negosyo. Eh, kung ganun, saan ka pupunta? Kakausapin mo ba si Dennis, ha? Ah, hindi po, Itay. Doon po ako pupunta sa kaibigan kong si Susie. Teka mula. Kinausap ka na ba ng nanay mo?
At meron na ba siyang sinabi sa'yo na pumunta dito si Dennis? Opo, itay. Alam po na ang tungkol diyan. Kaya lang, wala kayong dapat ipag-alala. Hindi ko po siya papasyalan o pupuntahan sa bahay nila. Eh, mabuti naman kung ganon. Kung pakikinggan mo ang bilin ng inay mo, eh, alam mo naman na nabigo siya sa'yo. Baka gumagawa lang niya ng paraan para gawin niya sa'yo ang gusto niya. Kaya huwag kang pupunta sa bahay niya, ha? Opo, itay. Doon lang po ko pupunta sa bahay ni Nasusi. At nagpapasama siya sa mall. At may kailangan po siyang bilhin. Siya, sige. At sana huwag ka nang magpapagabi. Para hindi na magalit ang nanay mo. Eh, alam mo naman yun. Mainitin ang ulo. Kaya kung ano yung sinabi niyang oras na uwi ka, umuwi ka dapat. Nandito ka na sa bahay. Naintindihan mo? Opo, itay. Buti pa kayo. Mahinahon kayo na magsabi sa akin. Pero si inay, sobra na. Ang inis ko sa kanya. Para akong bata na pinagsasabihan niya na hindi ko alam ang gagawin ko. Alam mo, anak. Mahal ka ng inay mo. Ang iniisip lang niya kasi yung kapakanan mo. Para hindi ka mapahamak. Ha? Unawain mo lang siya. Alam mo ba, Juliet? Bakit ganun si William? Dati-rati, laging tumatawag o kaya nagte-text. Pero ngayon, hindi ko na alam. Bakit nagbago siya? O ano bang sabi niya sa'yo? Ay, tinext ko na siya. Nag-reply naman. Pero hindi doon siya makakarating eh. Ano? Hindi siya darating ngayon? Bakit daw? Eh, kung Sandy, mayroon siyang sinamahan daw, may lakad. Okay lang sa akin. Sino yung sinamahan niya? Lalaki ba? Kung babae, eh magseselos ako. Teka, lalaki ba o babae ang kasama niya? Lalaki yung sinamahan niya. Ganun pala eh. Di walang problema. Hayaan mo lang. Siguro, mag-iinuman sila. At sa kanya ikakwento na maganda ako na nobya niya. Ay, ang sarap pakinggan. Ay, Sandy. Mayroon akong napapansin kay William eh. May hinala ako sa kanya. Ikaw naman, friend. Ang dami mong hinala sa kanya. Yung kagupuhan niya ang napapansin mo? Hindi ko nga alam eh. Kung dapat ko nga sabihin sa'yo to. Ha? Bakit, Juliet? Meron bang problema tungkol kay William? Sige, sabihin mo sa akin. Ano ba yung sinasabi mong nahahalata mo sa kanya? Ano yung hinala mo, Juliet? Ano ba yun? Nakita, nadama ko ang lungkot kapag wala ka. Ano ang ibig sabihin ni Juliet na hinala niya sa nobyo ni Sandy? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan ni Sandy dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Madikten, Robert De Guzman, Yun Cabato, Andrea Solar, Ami Diaz, at si Oscar Ora.
Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon ni Susan Malikdang. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang aalaala nating di malilimutan ay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan maligayang araw nating nagdaan. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong